Hello guys and good morning. So today is July 4. No? I think it's holiday ngayon sa United States of America. No? Independence Day nila no, July 4. So that will be the American Revolution, no? Independence Day. So ngayong ano, what do you call this? Ngayong araw July 4. Doon sa mga nagsasabi na ingat ka palagi, no? Mag-ingat ka palagi. All right, so that's a very good concern, pero actually kahit sinabi natin na mag-ingat ka, kasi actually yung tendency ng tao is para mag-ingat. Yun yung kanyang pinaka ano, instinct niya yan, na mag-ingat pag especially pag lumalabas siya, no? Mag-iingat talaga siya. Hindi siya pwedeng hindi mag-ingat, kundi mamamatay siya. So, actually kasi, paglabas mo ng bahay mo ng sa lansangan, pagpunta mo dyan, kung ikaw nag-iingat, pero yung mga katabi mo naman, kasabay mo sa kalsada, hindi nag-iingat, you cannot say it. Na even though sinabi mong maingat ka, madidisgrasya ka pa rin. No, madidisgrasya ka pa rin or maaaksidente ka. Kaya nga I'm thinking of what we call as destiny. Kung talagang tinadhana na madisgrasya ka, madidisgrasya ka, maaaksidente ka. No, kaya hindi ako naniniwala sa if you can avoid it, you can avoid it, no? Willfully. Kasi may destiny talaga eh, no? Kung destiny na para madisgrasya ka or maaksidente, wala tayong magagawa. Isa na nga lang to si ano, si Kuya Egay nga pala, no? Si Kuya Egay, nakasama ko sa trabaho. Si Kuya Nap Bonaparte. Ano siya ngayon? 2 days ago ay inano siya ng sa ospital, endoscopy. Nilapatan ng endoscopy, then colonoscopy. So pag sinabi natin endoscopy, merong ipapasok yan dun sa katawan mo. Sa bandang dulo niyan, meron siyang camera to check the organ. Yung colonoscopy naman, yun ay pag-check doon sa iyong large intestine. No? Doon sa mga irritated tissues, polyps, or even cancer, if it is cancerous. So, I hope Kuya Egay will endure this and sana mag-okay na siya. No? So, sunod-sunod, ano? Una ako na hit and run. Tapos siya naman yung colonoscopy niya sa intestine. No? Grabe. So, kailangan talaga ngayon sa panahon to talagang kahit sabihin natin doble ingat, the best way is yung magdasal ka sa poong may kapal. God is still the best, no? Kailangan mong manalangin sa ating poong may kapal kay Panginoong Hesukristo. Whatever happens, no? Eh ako nga kung yan kamukha tong sa hit and run ko, kung hindi siguro ako nagdadasal, siguro patay na rin ako ngayon. Nagdadasal talaga ako kay God. Grabe. No? Kaya ganun, siguro if kung ikaw ay matalinong tao, hindi mo talaga sasabihin na mag-ingat ka, no? Kasi hindi ka makakapag-ingat kung sasabihin mong mag-ingat ka. Hindi ka makapag-ingat dahil nakatadhana na yan. So, the only best thing is, sabihin mo na lang, magdasal ka. Dapat ganun na maganda. If you are intelligent enough, dapat ang sasabihin mo sa kapwa mo, just pray to God. Just pray always that God will save you. Because you cannot save yourself. No? You cannot save yourself even though if you are taking care of yourself. Hindi ka makakapag-ingat, no? Kahit sabihin mong inaalagaan mo yung sarili mo, hindi ka makakapag-ingat, guys.
kasi it's considered to be as destined, no? It's destined. All of us are destined para mamatay, to die, no? Yun yun. But in terms of to take care, no? To take care hanggang saan? Diba? We cannot say. Kahit nandiyan ka lang, nakaupo ka lang dyan, sa office, wala kang ginagawa, hindi ka naman na disgrasya, hindi ka naman nasaktan, pero huwag ka, baka singilin ka ng panahon, magkasakit ka naman, no? Ay, yun ang sinasabi natin, no? So, ang dapat, the right term is just pray to God. Pray to Jesus, no? Dapat ganun. If you are, ano ha, kung matalino kang tao, halimbawa may nakita kang tao na nagkasakit, kaibigan mo, kamag-anak mo, nagkasakit, o kaya na disgrasya, na aksidente, huwag mo sasabihin mag-iingat ka na sa susunod one. Ang dapat sasabihin mo, always pray to God. Always pray to Jesus Christ so that Jesus Christ or God will save you for the next time. Yun dapat, no? Si God ang mag-iingat sa'yo. Jesus, no? Because you are always praying. Yun yun eh. Alright. So sana si Kuya Nat Bonaparte ay gumaling na, no? So siguro, anong araw man lang ngayon, ano? One of these days siguro lalabas ako. So to venture para ilakad ko tong aking pinakamamahal na right leg, no? Para ma-practice na. Hindi ko lang alam kung sa City Hall o kaya sa mall. Caloocan City Hall or mall pupuntahan muna ako. Even though ako lang naman mag-isa sa buhay, na tayong kasama. Okay, so guys, yun, please subscribe to my YouTube channel and watch my mga podcast na gagawin, ano? So, nag-pilot na ako ng mga podcast na ayusin natin yan. Then, subscribe to my channel, watch, like, share, and comment. And God bless us all. Bye-bye.